Sa NIV version, sabi po dito, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. So makita po ninyo, pwedeng ang puso ng isang tao, nakangiti siguro siya, o hindi natin mahalata, pero may heaviness po siya. At yun ay makaligtas man sa mata ng tao, hindi po ito nakakaligtas sa Diyos. At napakadakila lang atin pong Panginoon na simula nung nakilala po natin siya, hindi lamang po siya concerned sa mga bagay-bagay na kailangan natin physically. God is so much concerned with our spiritual being, sapagkat ito po yung pong magtutulak na maglingkod sa Diyos. Kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul, na inuutusan niya yun pong kaluluwa na masumamba sa Diyos. Kung anilang malakas, kung physical yung malakas mo, hihilain niya yung kaluluwa mo. So kung malakas ang iyong espiritu, hihilain niya maglingkod sa atin pong dakilang Diyos. Praise the Lord. Isa pong muling pribilehyo na ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos at magamit ang pinapahiram na pulpito ni Brother Eddie sa atin pong kalagitnaan. And laging sa tuwing kami po ay manyayahan na mag-preach sa iba't iba pong lugar, ay dapat po talaga kinikilala na kami po ay kasangkapan lamang ng atin pong Panginoon. At salamat po sa Diyos dahil si Brother Eddie ay very generous. Hindi man po kami, ako especially, personal na kilala ni Brother Eddie, ay nabibigyan ng pagkakataon na mangaral at gamitin yung pulpitong ipinagkatiwala ng Panginoon po sa kanya. Praise the Lord. Pag-aaralan po natin po ngayon ay, ito po ay controversial. Losing weight regimen. The need to lose weight. At bago niyo po ako titigan kung ano po yung pag-aaralan po natin, ay tapusin po muna natin itong pag-aaral na ito dahil kailangan po natin po sa ngayon. Okay? So, tandaan po natin na tayo po ay may physical na katawan po natin na nandoon yung atin pong espiritu at kaluluwa. Yung physical po natin ay kailangan po talaga na nasa tinatawag na tamang timbang yung katawan po natin. Hindi sobra, hindi rin po kulang, hindi malnourished, hindi rin po obese. Dapat po ay tama lang yung timbang para nang sa gayon nasa BMI po tayo. Meron tayo minimum and maximum weight. Alam niyo po ba na meron din po itong connection sa atin pong spiritual at emotional na buhay? So kung tayo po ay dapat ma-maintain po natin yung pong physical health po natin sa pagsunod sa mga diet, sa pagsunod sa mga tamang alituntunin ng buhay na ito, yung pong sinasabi po nating lifestyle, ay ganun din po yung atin pong spiritual na buhay. Tayo po ay dapat meron din pong sinusunod. At kung yung katawan po natin napapagod, ito rin po ay sumusuko, no? May limitasyon. Ganon din po yung atin pong espiritu at kaluluwa. Ganon din naman nabibigatan. Kaya ang sabi sa Matthew chapter 28, ano po, pakita po natin po doon na inanyayahan ng Panginoon ang lahat ng mga nabibigatang lubha na lumapit sa Panginoon upang sila ay magkaroon ng kapahingahan. So, kailangan ng physical yung kapahingahan para bukas ay magkaroon siya muli ng lakas na maggawa ng mga dapat niyang gawin. Ganon din po yung atin pong espiritu at kaluluwa. Kailangan din laging magpapahinga at magkaroon po tayo ng tinatawag na proper spiritual rest. At yung rest na yon ay hindi makukuha sa kung ano pa mang mga bagay, kundi makukuha sa tinatawag na presensya ng atin pong dakilang Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko po yung atin pong scripture reference sa King James Version. Heaviness in the heart of man make it stoop, but a good word make it glad. Sa NIV Version, sabi po dito, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. So makita po ninyo, yun pong pwedeng ang puso ng isang tao, nakangiti siguro siya, o hindi natin mahalata. Pero may heaviness po siya. At yun ay makaligtas man sa mata ng tao, hindi po ito nakakaligtas sa Diyos. At napaka
dakila ng atin pong Panginoon na simula nung nakilala po natin siya, hindi lamang po siya concerned sa mga bagay-bagay na kailangan natin physically. God is so much concerned with our spiritual being. Sapagkat ito po yung pong magtutulak na maglingkod sa Diyos. Ito pong katawan na ito ay ilalayo tayo sa na maglingkod sa Diyos, pero yung atin pong espiritu ay tayo po ay hihilahin. Hihilahin niya yung kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul. Na inuutusan niya yun pong kaluluwa na masumamba sa Diyos. Kung anilang malakas, kung physical yung malakas mo, hihilahin niya yung kaluluwa mo. So kung malakas ang iyong espiritu, hihilahin niyang maglingkod sa atin pong dakilang Diyos. So ano pong ibig sabihin ng stoop over? Ito po ang sabi doon ay bend down, crouch, lower yourself, debase yourself, fall down, pay reverence. So yun pong meron pong heaviness of heart ay dumarating sa punto na tayo po ay babang baba sa ating pong sarili. Maraming sumusuko, especially at this point in time, pagkatapos ng pandemic. Tumaas po sa lahat ng bansa yung tinatawag pong case of depression. At yung depression na ito ang siyang nagiging dahilan para mag-suicide. So ang dami pong suicide, no, na nangyayari sa atin pong panahon. Ang sabi nga po nila ay yun daw pong kabataan po ngayon, majority of them, ay mga mahihinang nila lang. Mahihinang nila lang. Hindi sila sanay sa mga pagsubok. Kung titingnan po ninyo, pag tinitingnan po natin sa corporate world, napagalitan lang, no, yung bagong empleyado. Napagalitan lang ng manager o nung sanyang supervisor kasi may mali siya, nadidepress na siya. Ang daming mga kasong ganyan. So, tayo naman na mga nasa adulthood na, nasanay na tayo na makipagbaka sa buhay. Kaya sa atin pong panahon po talaga ay kailangan po natin ng pagiging malapit sa Diyos kasi siya lamang po ang siyang makapagbibigay na kakumpletohan sa atin pong buhay. Hindi po tayo hindi may bibigay ng tao ang lahat ng expectations po natin. Laging kulang yun pong expectations na yung expectations po natin na may ibigay sa tao at ganoon din naman sila sa atin. Kaya po ang salita ng Diyos ang siyang kakumpletuhin po natin dahil ituturo tayo sa ultimate source of this life, ang atin pong Panginoong Jesus. Okay, so what is diet? Everybody say, what is diet? Remove the T and the first three words of diet would be die. Okay, so ano yung T? Tanungin nyo yung katabi nyo, ano yung T? Taba ba? Taba? Ano yung T? So, kapag hindi natin inilinya yung sarili po natin sa mga spiritual diet, so yung five basic principles, so five basic teachings na itinuturo po sa atin when we were Christians, hindi po natin ito dapat iiwanan kahit napakatagal na po natin Kristiyano. Yun pong reading the Bible, devotion, prayer, fellowship, testimony. Hindi po natin dapat yon iniiwanan. So, kahit na leader na tayo, kahit tayo worker na matagal na tayo mga Kristiyano, kapag hindi na natin ginawa yung five basic teachings na yon, nakalimutan na natin mag-devotion kasi akala natin malakas na tayo. Hindi na tayo nagpipray, magpipray man tayo kapag emergency situation. Hindi po dapat natin iiwanan yung mga pinaka-basic teachings na ito because yun po, yung pong magiging gabay po natin para masustain po natin ang atin pong spiritual life. Dahil hindi po lahat ng panahon nakikita tayo ng pastor, ng worker, o fina-follow up po tayo. There will come a time na mag-isa ka. At yung sa pag-iisa mo, wala kang maaasahan kundi ang Espiritu ng Diyos. And of course, yun pong mga teachings na yun, yun yung kakailanganin mo. Kakailanganin mo na magamit po ito para nang sa ganon ay yung spiritual life mo ay manatiling healthy. May mga down moments yung atin pong buhay, kagaya ni David. Lahat ng mga tao ng Diyos, na mga great men and women of God in the Bible, dumanas din sila ng mga down moments. And even Elijah, dumanas din siya ng tinatawag na depression.
nagpababa na ng apoy ang Diyos. Ipinakita yun pong kapangyarihan ng Diyos, paano siya sinamahan. But after that, na-down pa rin siya. Nagkaroon pa rin siya ng tinatawag na depression. And even Moses, sa kulit ng mga Israelita, ay sinabi niya, burahin mo na lamang ang aking pangalan sa libro ng buhay, na sabi po ni Moses. So, wala pong ligtas. Maging yung mga men and women of God in our modern world, sa atin pong panahon, ay nakakaranas din ng tinatawag na down moments ng buhay na ito. Heavy burden ay atin pong nararanasan. So, kailangan pong tayo po rin mismo ang siyang responsable sa atin pong spiritual na buhay. Dahil daw po sa ang hayop man o ang kabayo ay pwede mong dalhin sa tubig. Pero kung ayaw niyang uminom, wala kang magagawa. So, ganun din po tayo. Tayo man ay anyayahan ng napumunta rito sa gawain ito, maturuan man tayo ng mga bagay na para mapalapit tayo sa Diyos. Kung ayaw po natin, wala pong mangyayari. So, we are responsible. Responsibilidad po natin yung atin pong spiritual health. Gaya ng tayo din ay responsable sa physical health po natin. Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? So, the only reason why dieting or losing weight is often hard is that our body is designed to take food to live. Di ba? Rice is life, ang sabi nga nila. So, yun pong, pagda-dieting mo, hindi ko kaya yan. Pagawa mo na lahat sa akin, wag mo lang matanggal yung rice. Sinasabi nila, no? So, ang hirap mag-diet. Maging yung wife ko ay nahirapan nung una na ako po ay mag-diet. I-diet niya. Kasi sinasabi niya sa akin, traidor ang high blood, traidor ang 90% daw ng sakit ay nanggagaling po sa pagiging mataas yung sugar. 90%. Pagiging mataas yung sugar. Akala ko nung araw, yung pong mga sweets lang, yung mga coke, yung mga soft drinks, mga inumin na matatamis, yun lang yung makaalam ko dati. Milk tea, mga C2, yun yung makaala ko dati ay pinagbumbulan lang ng sugar. Pero yun po pala pati mga carbs. So, nabanggit ko lang po yun. Hindi po tayo mag-aaral po doon. Praise the Lord. So, the sad reality is we live in a society that is outward conscious, trying to fix the outside, but inside is falling apart. So, hindi po ligtas sa mga Kristiyano po dito na pumupunta po tayo sa church many times na tayo po down. But we need to praise the Lord, to worship the Lord, we need to smile. Maging mga pastor, sometimes nakakaranas din po ng mga ganyan down moments ng buhay. Pero yung iba ay magaling magmaskara. Magaling magmaskara na inaayos nila yung kanila pong outward, they are conscious about their outward appearance, trying to fix the outside, but in the inside, miserable na pala yung buhay na ito. That's a sad reality in this life, and we are not excused as Christians. So kailangan po talaga po natin na maging conscious sa mga bagay na ito. Hallelujah. And there are three common fears that weigh us down. Three common fears that weigh us down. Number one, the fear of the future. In Matthew chapter 6, verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, ito po lagi. Ang laging may takot, no, na mawala ng trabaho, malugi yung negosyo, it is because of the fear of the future. Natatakot yun pong paano na yung kinabukasan ko? Paano na yung mga anak ko?
Kaya ang mga nanay minsan, ang mga magulang, pagdating sa pinag-usapan sa kamatayan, nagkakaroon ako ng mga necrological service, mga interment services. Pumupunta po ako at pinapanalangin yung mga may, yung mga naiwanan, yung mga naulila. At ito po yun pong napansin ko po. Yun pong mga nanay kapag ka, o yung mga anak kapag ka namatay yung mga magulang, yun po kanilang fear of the future. Yun po yun pong laging worry ng marami. Yun pong paano na yung kinabukasan. Pero tinitiyak ng atin pong dakilang Diyos, ang atin pong Panginoon, na huwag kayong masyadong mag-isip, huwag kayong maging anxious sa iyong kinabukasan. Hayaan niyong yung bukas ay maging anxious sa kanyang sarili. Sapagkat yung current, yung ngayon, marami ng trouble. Hindi mo nga naman alam talaga yung mangyayari bukas. We can only plan. Pwede rin tayo magplano. Amen ba? Mayroon tayong mga plano, mayroon tayong mga dreams, mayroon tayong mga iniisip na gagawin. Pero hindi natin alam talaga yung bukas. Dahil maraming mga pagkakataon na malakas pa yung taong kausap po, pero kinabukasan, kinuha na ng atin pong Panginoon. So, okay lang magplano, okay lang magkaroon ng dreams sa buhay na ito, pero yung maging anxious ka, maging ikaw ay nagkakaroon na ng takot, iyon na po yun pong hindi maganda, hindi nakakatulong. Para nang sa ganun, yung buhay po natin ay magpatuloy ayon sa kalooban ng atin pong dakilang Diyos. Kaya yung mga Christians, minsan, because they are anxious with their tomorrow, ang mangyayari po ay ibibreak na yung mga, magkakaroon ng mga compromises. Kaya kahit na Sunday, wala nang panahon ng Sunday, papadala lang yung tights niya. No? Nakarating yung tights, yung tighter, wala. Bakit? Mabuti po sana kung maiintindihan po natin kung sa ngayon kasi yung 24 hours na yung trabaho, hindi gaya dati na 8 to 9, 9 to 6 lang, eh. Ngayon 24 hours na. So maiintindihan po natin kung talagang yun talaga yung trabaho niya. Pero meron naman pong tinatawag na mga off, no? Naalala ko si Pastor Joey Crisostomo, yung kanya pong in-example niya, yung isang security guard. Sabi niya, nagpa-pray over daw yung security guard, yung kapatiran na yun. Pas, pag-pray mo ako, magkaroon ako ng trabaho. Nung nagkaroon na siya ng trabaho, tapos pumupunta ng Sunday, laging tulog. Lagi siyang tulog. So, minsan kinausap niya, pumunta, huwag ka nang pumunta rito kung matutulog ka rin lang. Sabi niya, ay, pasensya na ho kayo, Pastor. Sabi niya, pasensya na ho kayo, Pastor. Night shift kasi ako. Gusto ko lamang rin na kahit paano yung mga ilang minuto, makapakinig ako ng Word of God. Papanalangin ko, Pastor, na wala akong Sunday. Papanalangin, nagpray siya, nagpa-pray siya ulit. And then, binigyan nga siya ng day off na Sunday. Kaya, kapag kung ano yung laman ng puso po natin, yung binibigay ng Panginoon eh, yun po bang dinidesire po natin na huwag nating ma-miss yun pong ma-miss yung pong fellowship, ang Panginoon mismo ang siya nakakaalam ng puso po natin. Pero, maraming iba, na ang dami kong mga kilala na talagang wala namang Sunday, wala naman silang ginagawang Sunday, wala naman silang pinupuntahan, pero they decided to just stay at home na hindi na nakikipag-fellowship. Pagka may problema doon, makikita mo lang, magpa-pray over. Masama ba yan, Pastor? Hindi naman po. Kaya lang, kung titingin lang po natin, emergency situation lang ba ang Diyos, ang fellowship? Hindi po. Dahil meron ngang fear of the future yung tao, natatakot siya. So kung ano-ano na lang yung mga compromises na ginagawa, yung mga basic na ginagawa natin dapat bilang Christians, nawawala na.
Kaya po mga kapatid, napaka-importante na balik-balikan po natin yun pong mga basic principles, mga basic teachings, dahil hindi po tayo ligtas po doon. Para nang sa ganun, masustain po natin yung ating pong spiritual life. Number two, tatlo lamang po ito, the fear of man. The fear of man. So kanina, the fear of the future. Ngayon naman ay the fear of man. Yun pong pressure, yun pong intimidation, yun pong sometimes bullying or coercion. Luke chapter 12 verse 5, "But I will show you whom you should fear. Fear him who, after the killing of the body, has power to throw you into hell." Meron po akong office mate na manager siya, office mate, at Christian siya. Yung kanya pong father ay namatay lang noong 2021. Pastor po yung father niya. Parang sabi po ko po sa kanya, bakit, ano, so ikaw na yung magiging, ano, tagapagmana ng pagiging pastor. Sabi niya, ay, ayoko pong magpastor. Bakit naman? Ang hirap magpastor, sabi niya. So, baka hindi ko magawa yung ang responsibilidad ko bilang isang pastor. Inaano na nga ako eh. Inoordain na nga ako magpastor. Pero sabi ko, ay, ayoko po. Hindi ko sigurado kung magagampanan ko yung aking pong tungkulin. And then, nagpatuloy yung ano na yon, yung kapatid na yon, hanggang sa yung kanyang director ay sa tingin niya, sa kanyang sarili, ay naging unfair sa kanya. In one year, for the first time in his life, in one year, nag-resign siya. Nag-resign siya. Nang biglaan. So tinanong ko siya, Brad, bakit nag-resign ka? Eh, kasi, ano, wala na akong, wala na akong dahilan pa para magtrabaho sa isang manager na kung saan walang tiwala sa akin. Ang sabi po niya. Eh bakit hindi mo sabihin sa kanya kung ano yung nasa loob mo? Huwag kang matakot kasi sasamahan ka ng Diyos. Huwag kang matakot kung nasa tama ka naman. Righteousness, truth, justice, yun lagi yung sinasamahan ng Panginoon. So ang ginawa po niya ay nandun na eh, sabi niya. So nag-resign na siya. Nag-pray kami at sabi niya sa akin, nung bago matapos yung kanyang 1 month na turnover, sabi niya sa akin, pag-pray mo ko. Kasi alam niyang pastor ako doon, mayroon kaming Bible study sa amin pong company. Pag-pray mo ko doon, nag-pray kami. Tapos binigyan ko siya ng payo, ng counsel. At ang sabi po niya ay, actually, for the first time in my life, nag-resign akong wala pa akong pupuntahan. So meron akong takot, sabi niya. Kasi ang dami kong babayaran, yung bahay namin, wala kaming ganito, wala kaming ganon, sa sahod ko lahat mangyayari. Ay manggagaling yung mga yon. So for the first time, wala akong mapupuntahan. Siguro in 3 months, mabubuhay pa ako. Pero pag wala pa akong trabaho ng 3 months, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Pero ang sabi ko sa kanya, Romans 8:28. Di po ba? Anong sabi po doon? Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. Ikabubuti ng mga nagmamahal sa atin pong dakilang Diyos. So nangyari po 'yon, pinagpray ko po siya at nagpray kami doon sa company. Masarap, alam niyo masarap po na may kakilala kayong mga Kristiyano sa company. Kilalanin niyo po yung mga Kristiyano doon. Nandun lang sila. Nagtatago-tago lang, no? Ayaw lang mag-pray sa pantry. Pero masarap po na expose ka bilang Kristiyano doon sa mga company na hindi mo kinakahiya ang Panginoon. So marami mga Christians dyan sa mga corporate world, tahimik lang. No? Tahimik lang sila. Kami naman, kapag mayroon kaming mga gathering na mga ganyan, ako yung kinukuhang taga-opening prayer. Hindi naman ako tumatanggi kasi at least nakakapag-minister po tayo sa tao. Alam niyo po ba yung nangyari sa kapatid na ito? Ang sabi niya, sabi ng kanyang wife kasi Christian din yung wife niya. Nagugulumihanan siya. Natatakot siya.
Sabi ng wife niya, ba't ka matatakot? Ba't ka matatakot? Bahala ang Diyos sa atin. Bahala ang Diyos sa atin. And true enough, after ng kanyang resignation, Friday, yung last day po niya, wala pa siyang trabaho noon. Friday. Ang nangyari po ay dahil nagkaroon siya ng pagtitiwala sa Panginoon after nung amin pong prayer, ibinigay ko na sa Panginoon lahat eh. Sabi niya, ibinigay ko na. Bahala ng Panginoon. Dumarating ba sa life ninyo yun minsan? Na kung saan eh, wala kang masilunga, masulingan, parang end of the rope ka na. Tapos ang Diyos na lang, bahala ng Panginoon. Alam niyo po yung kapatid na yun, Monday, dumating ka agad yung contract niya. Mas better yung package. Dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Hindi siya natakot. Amen ba? But I will show you whom you should fear. Fear him. Kaya yung isang kwento na isang Kristiyano na nahulog sa cliff, sa bangin. Nahawakan niya ang isang baging. Nagdadaus-dos siyang ganon, parang walang katapusan, gabi yon. Hindi niya makita yung baba, hindi niya makita yung taas. Nagdadaus-dos siya. Finally, end of the rope na siya. Nandun na siya sa dulo nung baging. Sumigaw na siya sa Panginoon, Lord, help me! Then merong tinig. Sabi nung let it go! Let it go! Sasaluhin kita. Nag-isip yung lalaki. Ang sabi niya, instead na medyo sipatin niya kung malapit na siya, o di kaya sino yung taong yon, tumingala siya. Ang sabi niya, wala bang tao yan sa taas? Wala siyang tiwala doon sa pinanalangin niya. Hindi siya nagtiwala sa kanyang pagtawag na, Lord, help me. Eh, may sumagot nga, let it go. Akong bahala sa iyo. Sasaluhin kita. Pero, hindi niya pinagtiwalaan yung kanyang, yung tinig na yon. Bagkos, ano pong nangyari? Naghanap pa siya ng wala. Ganon tayo minsan sa buhay na ito. Ang dami nating hindi na makontrol yung mga bagay-bagay, pero minsan ang gusto nating puntahan kaagad-agad ay hindi ang atin pong dakilang Diyos. Minsan sa dami ng ating iniisip, hindi na natin naririnig yun pong tiny voice of the Holy Spirit, the tiny voice of God in our lives. Dahil ang ingay ng mundo, ang dami nating naririnig. Ang iniutos lang ng Panginoon ay, be still and know that I am God. Yun lagi yun pong tinig ng atin pong dakilang Diyos. Every time na nalalagay po tayo sa alanganin, every time na tayo po ay akala po natin ay iniwanan tayo ng Diyos. Pero hindi tayo iniiwan ng atin pong Panginoon. Amen po? Number 3. Tatlo lamang po ito. So, patapos na po ako ng introduction. Okay, so, the fear of death. Okay? Sino po yun pong hindi natakot mamatay? Magsumigaw ng hallelujah. Lord, kunin mo na po sila, Panginoon. Eh, sa totoo lang, tayo po yung mga Kristiyano, syempre, gusto pa nating mabuhay, di ba? Eh, sa totoo lang, hindi man po tayo takot sa kamatayan. Takot lang po tayo minsan sa iiwanan natin, lalo tayo yung mga magulang, ano po. Hindi natin naihanda yung mga ano natin. Eh, doon tayo takot. Yung akin pong wife, kapag ka napipressure siya, nagkaroon siya ng mga sa tingin niya sa sarili niya ay nadidepress siya at hindi niya mangyayari yung kanyang expectations, sinasabi niya, Lord, kunin mo na kaya ako. Lagi niyang kinikwento yon. Kunin mo na kaya ako.
Pero pag naisip niya yung bunso namin, siya na lang kasi yung dinagtatapos, yung bunso pa namin, si Shine, si Shine, naiisip niya, ay, ano, paano ngayon yan? At ang takot pa niya, baka mag-asawa ko ulit. Kaya pinagbibili na niya yung mga anak ko, pag nag-asawa yung tatay niyo ulit, huwag niyong i-welcome dito. Kasi yun yung ano eh, yun yung fear of death sometimes eh. Tao tayo. Ang dami nating mga iniisip minsan na it's beyond our control, but we are human. Yung mga limitations po natin. That's a reality of life. Hindi pwedeng magkunwari po tayo na okay ako, ako'y Superman, ako'y Batman, bahala na ang Batman. Hindi ho ganun eh. Ang totoo po niyan, marami po tayong minsan kinatatakutan. Pero ang importante, hindi tayo hinihila ng takot. Nagagapi natin yung takot. It's because of the Spirit of the Lord in our lives. Ang isa pang nagpapaano sa wife ko, maging yung pagdating ng Panginoon, ang worry niya, paano yung mga pusa niya? Kasi diba, yung pusa namin, 22. Yung pusa namin, 22. So, pag napamahal sa kanya yung pet, yung mga pets niya, maging kami, pamilya kami ng mga pusakal eh. So, dami namin mga pusa, mayroong pang rooftop, may pang bahay talaga, na may pang garden, pa, tsaka mayroon pa sa labas. Yung mga ganyan, yung mga pusa. So, ang dami. Akala ng mga tao doon, social work kami ng mga pusa. So, pag mayroon silang hindi gusto, itinatapon sa amin. Reality po yun, sa totoo lang. Kaya nagagalit sometimes yung wife ko, ano ba ng mga kapitbahay ito? Nag-aala-agala ka ng pusa pag itatapon sa atin. Mga ganun po siya. Takot niya talaga na paano na yung mga pusa ko pag kinuha ko ng Panginoon? Paano na yung mga pusa ko? Kaya nga hindi nag-a-abroad yan. Hindi dahil sa pusa niya. Kaya sabi ko minsan sa Panginoon, Lord, hindi siguro ako naging pastor kung walang mga pusa. Kasi syempre, mag-a-abroad siya. Di ba? Mag-a-abroad siya. Dahil wala siyang alalahanin. Minsan nagseselos ako, buti pa yung mga pusa, eh laging inyang iniisip na ano, binabati niya lagi pag, ano, pag ako dumating, wala lang. Pero yun na yung buhay po namin eh. May common denominator po namin ay yung mga alaga po namin. Sometimes marami kaming differences in opinion, saan kami pupunta, nung pag-birthday, saan kami kakain. But ang common ground po namin lagi yung mga alaga po namin. Yan yung nagiging conduit po namin, nagiging connection. Maging yung amin, akin pong ano, manugang, yung si Glenn. Pamilyang pusakal din po sila. Yung si Glenn. May mga pusa rin sila dun sa bahay nila. Kasi pumunta kami sa bahay nila sa Cavite. Dami rin nilang pusa. Grabe naman tong pamilya natin, mga pusakal talaga. Daming mga pusa. So, fear of death is a reality. Hindi po natin, ano yan, hindi po natin tinatanggi po yan. Pero ang importante ay alam natin yung pong limitations na tinatanggap natin, kasi kapag namatayan yung wife po ng pusa, eh 22 yan, di ba? Hindi lang yun, marami nang mga namatay. Pag namatayan yan, nadidepress. Sabi ko, alam mo, ang tagal mo nang may alagang pusa, mamamatay yan after 15 years, after 18 years, o minsan mas maaga pa. So, ibig sabihin, kung 22 yung pusa mo, 27 kang mamamatayan. So, kung hindi ka ready, kawawa ka naman, kawawa naman tayo. So, nare-realize na ganun talaga yung buhay. Maging yung buhay po natin, hindi po natin alam po talaga kung kailan kukunin ng ating pong Panginoon. Kaya nung nakaraan, nag-necrological service na naman ako kasi ang mga pastors, syempre it's our responsibility to do necrological service. So lagi kong binabanggit sa kanila na ang buhay ay temporary lamang, kailangan paghandaan niyo. Ang importante, maikli yung buhay pero pwedeng paghandaan. Life is short, but long enough
to do to make our mission in life a reality in our lives as Christians. So hindi tayo natatakot sa kamatayan, natatakot po tayo sa ibang mga bagay, pero lagi po nating isipin, mga kapatid, na ang buhay po natin ay hiram lamang sa atin pong dakilang Diyos. Kahit na anong vitamins yung inumin mo, kahit na pinakamagagaling na doktor, yun pong maging doktor mo. Wala ngang nagawa yung mga doktor ni Michael Jackson, na pinakamagagaling na doktor, pero walang nagawa. Namatay pa rin siya at the age of 51. Maging si mga makasikat na mga tao na kayang mag-hire ng mga doktor na pinakamagagaling, namatay pa rin po sila. Kaya kailangan tanggapin po natin na haharap tayo sa ganitong mga pagkakataon. Kaya importante, handa po tayo. Pwede po tayong bumili siguro ng mga pension plan, insurance, pero ang importante, pinaka-assurance of salvation ang meron po tayo. Kaya si Brother Eddie, noong Monday, nagkaroon po kami ng pastor's meeting dahil sa bagong organizational chart. Ibinaba po nila sa mga pastors. Lahat ng pumunta rin mga pastors. Alam niyo, pinatanggap kami uli ni Brother Eddie. Kinakwento ni Pastor Akay. Nag-pray siya ulit. Dahil kailangan handa po tayo. Pinakamagandang paghandaan po talaga yun pong kamatayan. Kaya kapag mayroon po kayong mga kamag-anak na nasa ospital, nakakoma, ay panalangin po ninyo. Yun lamang po yung pong maiambag po ninyo. Siguro pinipiloso po ka kapag niyayaya mo sa ganitong gawain. Pero kapag nasa binid ng kamatayan yan, lahat i-welcome niya. Gaya nung bayaw ko, ang laki-laking tao yung bayaw ko, 6-footer. Pinipiloso ko po kami, born again, hallelujah, hallelujah. Eh nagkasakit. Inoperahan siya, nagkasakit. Pinuntahan ko sa ospital. At ang kuya, pag-pray ka namin, alam niyo yung kanyang tango, pero pinipiloso po kami. Kaya nung nag-pray na kami, ang lakas ng boses niya, Panginoon! Tinatanggap kita, Panginoon! Dahil nandun siya sa punto na wala na siyang magagawa. Buhay pa naman siya. Buhay pa naman siya. Pero kapag salita ng Diyos yung binitawan mo at sinamahan ka ng Espiritu ng Diyos, walang pilo-piloso po eh. Dahil ilalagay talaga ng Panginoon sa isang pagkakataon yung isang tao na wala na siyang magawa. Walang magawa yung connection niya, yung pera niya, kundi pagtawag sa atin po nakilang Diyos. Kaya pwede kayong magamit ng Panginoon. Last minute, yun ngang nakabayubay sa krus eh. Di po ba? Naligtas pa rin. Hindi man siya nabautismo, hindi siya nag-speak in tongues, hindi siya nagdalo ng mga seminar. Pero nagkaroon siya ng kaligtasan simply because he asked God's help. Nagpakumbaba siya. Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. So even the last minute, yung mga kamag-anak po natin, pwede pong magkaroon ng kaligtasan if they truly accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Ministry po yan. Ministry yan. Yung akin pong wife, nung ako, kami po yung nasa Manila pa, ako'y nasa Manila, sila yung nasa probinsya, yun yung ministry nila. Lagi silang tinatawag kapag mayroon ng mamamatay. O, totoo po yung ministry. Kapag pumunta na sila sa ospital, tatlo sila eh. Pinapanalangin nila yung mga nasa bingit na ng kamatayan. Meron pa nga yung isa, lumobo na yung katawan niya. Tapos pinagpray nila. Kaya nga sila tinawag para
para yung last minute niya, matanggap niya ang Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon, pinag-pray nila. Ilocano pa nga eh, yung pag-pray nila eh. Yung sinasabing, Tay, sa Tagalog, sumunod kayo sa panalangin na ito. Sabi niya, saan ka ba pupunta? Ba't ako susunod? Yung mga ganong mga karanasan ba? Hindi ho, sa panalangin. Umano kayo, sumunod po kayo sa akin. Akala niya may pupuntahan, susunod daw siya. Alam niya yung tatay na yon, yung kanyang katawan, wala nang pag-asa talaga. Tinanggihan na nagdoktor, pinauuwi na nga. Ba umuwi nga kinabukasan, ano, wala nang sakit. Nabuhay siya. Ilang taon muna yung lumipas bago talaga siya kinuha ng Panginoon. Nagkaroon siya ng pagkataon ng tanggapin ng Panginoon dahil merong hindi nag-hesitate na Kristiyanong ipinalangin yung isang tao. Kaya kahit na parang hopeless yung isang tao, no, there's no such thing as hopeless in the name of the Lord. Walang hopeless. Kahit na anak mo parang walang pag-asa, anong nang nangyari dito sa anak ko, no. Huwag tayong mag-give up. May pag-asa hanggat may pangalan ng Panginoong Jesus na binabanggit mo sa iyong bibig. So 1 Corinthians chapter 15 verse 54-55, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Wala nang bisa, yun pong kamatayan. Yung pong kamatayan na yun pong tinatawag na spiritual death. Yung pagkahiwalay sa atin pong dakilang Diyos. Kaya meron mga po, bawat isa po sa atin ay beneficiaries noon pong ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi po tayo natatakot sa kamatayan bilang mga Christians. Kung takot pa ho tayong sa kamatayan, yung kamatayan, dahil siguro hindi ka pa sure sa iyong relationship sa Panginoon. Pero kung sure ka sa iyong relationship, let God be God in your life. Even in death, let God be God. Bahala ang Diyos, ang atin pong Panginoon. What is the antidote of anxiety? So, maging pastors, maging mga leaders, maging yung wife ko, dumaan din sa depression. Pero, meron pong antidote to anxiety, yung extreme anxiety na tinatawag. But a good word cheers him up. Your good word can save lives. Your good words. Sabihin po natin sa katapit mo natin, your good words can save lives. Even laughter, somebody is actually suffering a heaviness in heart. Gaya ng mga yung mga nasa stage, nagpapatawa sila. Pero pagdating dun sa likod ng entablado, isa na sila sa pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa. Sapagkat pwedeng magpatawa ang tao, pero meron siyang heaviness that weighs them down. Yun pong mga alalahanin sa buhay na ito. Your harsh words can kill dreams. Kung titingnan niyo po yan, mga sisiw na mga ano na lang, skeleton na lang. Bakit kaya? Yun po kasing nanay nila, tinirador. Hindi nakabalik. Tuloy, wala nang mag-aalaga dito sa mga ano to, mga ibon na ito. Mga maliliit na ibon. So our harsh words, sometimes without us knowing it, can kill dreams. Yung bang matalas tayo magsalita sa isang tao? Halimbawa pong hindi mo nagustuhan, binira ng mga anong words. You can actually kill dreams. And you kill the dreams of a family. Kasi lalong-lalo pag nag-quit na sa buhay yung pong pinagsalitaan mo ng mabibigat. Kaya yun pong mensahe po natin na gustong iparating sa tao, pwede nating paratingin ng pareho lang yung effect, depende sa words na gagamitin mo. Especially sa atin pong panahon na kung saan napaka-sensitive ng marami. Napansin po ninyo yon, napaka-sensitive ng tao ngayon.
wala na yung gone are the days na pwede mong rebukein na rebukein yung isang tao. Ngayon po ay hindi na. Napaka-sensitive ng tao. Hindi natin masisisi dahil po sa mga ang dami ng mga iniisip kasi yung tao, ang dami ng fears, ang dami ng mga bumabagabag sa isipan ng mga tao, lalong-lalo na mga kabataan. Na noong 2020, hindi na lumabas ng bahay. Meron kaming kapitbahay. Ano? Bata siya noong 2020, 2021, ngayon hindi na nag-aaral. Kasi duman siya sa depression, hindi siya makaalis-alis doon. So, ano po yung dapat ay asahan sa mga Kristiyano? Kailangan po nating words of God, words of encouragement, inspiration, yun pong dapat po nating bitawan sa mga taong lugmok. Sa mga tao na kung saan kailangan po nila ng pangunawa. Totoo po ang depression. Hindi po nakakaligtas diyan maging mga Kristiyano. Nadidepress din ang mga Kristiyano. Ang advantage lamang ng mga Kristiyano ay meron tayong Espiritu ng Diyos at meron tayong mapupuntahan yung big brother po natin ng atin pong Panginoong Jesus. Yun ang advantage po natin. Eh, how about those unbelievers? Di po ba? Na laging binabanggit yun pong pinakamataas na suicide rate ay sa South Korea. Na kung saan mayamang bansa maging sa Japan. Kapag nawala na kasi sila sa limelight, parang end of the world na. Mga artista na ang gaganda ng future sana, mayroon lang lumitaw na parang mas magaling, akala niya siya na yung ano, pinaka-worst na tao sa mundo. Antidote to anxiety is let go of the rope. Let go of the rope. Alam niyo po yan, yung mong ano na yan, ano yan eh, lifeboat yan eh. Yung barko, lumulubog yung barko. So meron silang lifeboat. Sagwan sila ng sagwan, hindi umaalis. Hindi sila umaalis dun sa lumulubog na barko. Bakit? Nakatali kasi. So sabi nung yung captain of the ship, let go of the rope, putulin mo para makaalis ka. So sa buhay po natin, maraming nakatali sa atin minsan, and without us knowing it, na hindi tayo nakakaalis kasi hindi natin binitawan yung mga bagay, especially yung mga nakaraan natin. Kailangan pong bitawan na po natin yung mga bagay na kung saan ay nakatali po tayo. Let go, throw off of the things that steals your joy. Because life without joy is not life in itself. Life without the joy is not life in itself. So kailangan bitawan po natin yung mga nag sumasagabal, pumipigil po sa atin. Disconnect from fears of tomorrow and sadness of yesterday to experience the joy of life. Yung mga nakaraan po natin, no? Kung halimbawa ikaw ay meron kang naging boyfriend o naging girlfriend, tapos hindi kayo nagkatuluyan, tanggalin mo na yung mga retrato sa ano mo. Inaalagaan mo pa yung litrato niya kasi dyan sa pitaka mo. Itanggalin mo na. Iwanan mo na yon, putulin mo na. Para nang sa ganon, maawa ka naman sa sarili mo. Kasi yung hindi nagtapat sa iyo, iniwanan ka siguro or something, umiinog kasi yung buhay mo sa kanya. Kaya maging yung kapatid natin dito dati, nung namatay yung mother niya, hindi niya ma-let go yung mother niya. Namatay na siya. Tapos nagtatampo pa sa Diyos. Na sinasabi niya, pinanalangin ko sa Panginoon na bigyan pa siya ng 3 years. Hindi binigay ng Panginoon. Pero nung pinanalangin, Lord, kunin mo na siya kasi naghihirap na yung mother niya. Lord, kunin mo siya ng Panginoon. Wala pang isang minuto. Kinuha na nga siya ng Panginoon. Nagtatampo ako sa Diyos. Bakit ganon? Gusto kong mabuhay ng 3 years lang yung mother ko. Pero at an instant,
nung pinanalangin kong kunin mo na siya Panginoon, kinuha na siya ng Panginoon, nahihirapan siya ngayong bumalik at mag-worship uli dahil nagtampo siya sa Diyos. Kailangan ba natin magtampo sa Diyos? Hindi tayo dapat magtampo sa Diyos. Sino tayo para magtampo sa Diyos? Si David nga eh, yung anak niya, di ba? Pinanalangin niya, nag-ayuno siya, pero hindi nabuhay. Pagkatapos nun, inayos na niya yung sarili niya uli. So maging sa buhay po natin, pag galing po tayo sa mga malulungkot, mga circumstances na mahirap sa buhay na ito, bitawan na natin at tayo po ay mag-move forward. Sapagkat hindi kailangan, hindi makakatulong po sa atin kung hindi tayo mag-move forward. Yung kapatid na ito, yung wife niya, inayos yung bahay kasi namatay yung mother niya, kasi mahal na mali yung mother niya. Yung inayos yung bahay, tinanggal yung bed na kung saan lagi nakahiga, tapos yung itsura ng mga appliances, binago-bago niya. Thinking na baka magbago yung ano nito. Pagbalik, pinagalitan pa siya. Sabi ko sa kanya, nang humihingi sa akin ng payo, huwag mo siyang patulan. Sa ngayon, close-minded siya. Huwag mo siyang patulan. Hayaan mo muna siya hanggang sa magkaroon siya ng self-realization. Last two slides na po ako. Ito pong The Gap in Sydney, Australia. Ang ganda yung tanawin po dyan. Ang ganda ng tanawin po dyan. Hindi pa ako napunta ron, binasa ko lang. Binasa ko lang. Pero ang ganda ron ng tanawin dyan. Tapos ang daming mga tourists na pumupunta po daw po dyan kasi ang ganda ng tanawin. Tabi ng dagat. Pero mataas po siya. Yearly, ang daming suicide na nangyayari dyan. Kasi yung mga taong pumupunta ro na hindi naman para magtingin ng magandang tanawin. Gusto nila na tapusin na yung kanilang buhay. Kaya ang ginawa nung isang Kristiyano, nagpagawa siya ng isang magandang lugar doon sa The Gap na yan bago ka makarating doon sa doon sa gilid, no, doon sa pinupuntahan nila, na lahat ng mga tourists dadaan dapat doon, tapos mangangaral sila ng word of God, kasi hindi nila alam kung nakangiti lang yung tao o ang ganda ng ng kanilang bungad, pero magpapatiwakal pala. Ginawa na nila lahat yung magagawa nila, pero marami pa rin suicide. Not until nagkaroon ng Bible study bago sila pumunta doon sa The Gap. Mula noon, wala na pong nagpakamatay. Kasi na-filter ng Word of God. So see the power of the Holy Spirit, the power of the Word of God. Maraming nasi-save na buhay. So, in conclusion, when my soul was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Yet, I am always with you. You hold my by my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will take me into glory. So, I will end our message today with a story. Meron pong isang lalaki na nakabike siya. Tapos, pumunta siya doon sa tulay. Tapos, ang kanyang pakay pala, tatalon siya dun sa tulay. Pero meron din isang babae na lumapit. Sabi niya, magpapakamatay ka, ano? Sabi ng babae, paano mo alam? Ang dami ko ng kasong ganyan. Pumupunta lang dito para hindi naman talaga tingnan yung lugar, kundi magpapakamatay. Ano bang dahilan mo? Bakit magpapakamatay ka? Kasi walang magkagusto sa akin. Pangit kasi ako. Ano ba naman yan? Yan lang yung problema mo. Hindi ka lang magka-girlfriend. End of the world na ba? Wala kang girlfriend? Sinasabi mo pangit ka.
pakinggan mo yung kwento ko. Pakinggan mo yung kwento ko. Ako, nagtatrabaho ng maayos, ni-rape ako ng aking father-in-law. Ni-rape ako ng aking father-in-law. Nabuntis ako. At dahil nabuntis ako, tinakwil ako ng aking mother mismo. Yung aking anak, yung pinagbuntis ko, hindi ko alam na yung nang-rape sa akin, na aking father-in-law, may sakit na AIDS. Nagkaroon din ako ng AIDS, pati yung anak ko. At ito ko ngayon. Ngayon, sino ang mas may karapatang magpatiwakal, ikaw o ako, na natigilan yung lalaki? Kasi yung problema niya, hindi lang siya gwapo. Pero yung buhay niya, miserable yung buhay ng babae. Pero ang sabi niya, I want to live day by day. Gusto kong mabuhay, magpasalamat sa Diyos sa isang araw muli na nagising pa ako dahil kailangan ako ng anak ko. Pero ikaw, dahil lang sa hindi ka gwapo, gusto mo namang igsiin yung buhay mo. So marami yun pong ganong mga pagkakataon sa buhay. Nawala yung sa katinoan dahil lang iniisip, napakababaw lang. So ang sabi ng babae, puntahan mo ako dito sa church na ito. Saan yan? Sa BTC. Alam nyo, born again pala yung babae. Pero hindi naman po talaga taga BTC. Pero isang Kristiyano siya. Na born again pala yung babae, naging mission niya na magpunta doon sa tulay na yon para ikwento niya yung buhay niya doon sa mga gustong magpatiwakal. Ang daming na-save dahil sa kwento ng buhay niyang pangit. Gaano man ka pangit yung kwento po natin sa ating pong family, sa buhay po natin, it can save lives. Dahil po, si Kristo hindi tiningnan gaano kapangit ang iyong background sa buhay, gaano kapangit ang iyong buhay. Sapagkat si Jesus Kristo, binabago niya lahat. Yung mga pangit na mga bagay, gumaganda ngayon sa pandinig ng marami, nakakapag-save ng marami. So kung titingnan mo yung buhay mo, ano ngayon yung buhay mo? Pangit ba? Walang pangit sa Diyos. Pwede kang gamitin ng atin pong Panginoon kung willing ka lang na gamitin ang iyong buhay.